Namatay ang isang batang 5 taong gulang dahil sa pagkalason sa kinaing kamoteng kahoy sa Dumanhog, Cebu. Yan at iba pang balita sa Visayas at Mindanao. Hatid ni Luan May Rondina. Kinumpirma ng Cebu Provincial Health Office na may namatay dahil sa cyanide poisoning mula sa kamoteng kahoy na kinain ng biktima sa Dumanhog, Cebu. Kumain raw ng kamoteng kahoy ang 3 magkakapatid noong Linggo. Kinaumagahan, nagsuka ang mga ito, nanakit ang tiyan at nanghina. Noong Martes, pumanaw ang isa sa mga bata na si Noven Pasukin Monteza, 5 taong gulang. Inilipat na sa Carcar Provincial Hospital ang 2 pang biktima. Nakahandusay, duguan at hindi na humihinga. Ganito natagpuan ang mga bangkay ng 2 binatilyo sa sementeryo ng Barangay Lubia sa Pagadian City. Walang nakitang ID o anumang pwedeng magamit para makilala kaagad ang 2. Pareho silang may mga tama ng bala ng baril sa ulo at iba pang parte ng katawan. Wala ring nakuha ang pulisya na basyo ng bala sa lugar kaya hinala ng ilang residente. Posibleng pinatay ang 2 bago dinala sa sementeryo. Dinala na ang mga bangkay sa punerarya habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Pasas iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng isang lolang 72 taong gulang sa Barangay Dumago, Pagadian City. Binugbog at inihambalos daw siya sa sahig ng kapitbahay niyang lalaki. Sa report ng mga pulis, lasing umano ang sospek. Napagdiskitaan daw ng sospek ang lola na nagpapakain lang noon ng mga alagang manok. Kalaboso ang sospek. Inamin niyang sinaktan niya ang matanda dahil sa takot umanong mapahamak ang mga manok sa ibinigay nitong tirang pagkain. Sasampahan ng kaso ang sospek. Luan Mirondina, Nagbabalita, Pilipinas.